Bellers, isa nga ito sa mga rush orders sa atin itong mga nakaraang araw at natenga lang siya dito sa cellphone natin. Kaya ngayon lang natin ito may edit. Kasabay nga ata ito nung fourth milestone na cake ni Baby Heart. O diba, ang tagal na, medyo busy lang tayo kasi. So aside nga sa mga po-order natin, eh meron pa tayo mga inaasikasong ibang mga bagay-bagay. Kung gusto nyong malaman kung ano yon, punta kayo sa isa nating Facebook page, ang Cayleserye. Nandun yung ating mga ganap. Anyway, itong ang cake na to ay rush order. Bigla-bigla lang nag-message sa atin. Buti nga at nag-open ako ng messenger at nabasa ko. At nung araw na to, eh gagawa rin talaga nga ako ng cake. Buti na lang. Kaya napag-isip-sip ko na sige na nga tanggapin ko kahit na rush. Kasi sayang din yung benta. Total, mapapagod na rin ako sa paggawa ng cake ni Baby Heart. Eh, lubos-lubosin na rin natin yung pagod natin. At least, napagbigyan na natin yung customer natin, eh may pera pa tayo, di ba? Mindset ba? Mindset. At saka number cake naman, medyo mas gamay kong gawin yung mga number cake talaga kesa yung mga round cake. Doon hirap ako kasi talaga magpakinis pa, diba? Sinasabi ko naman yun sa inyo eh. Last factor rin kaya ako tinanggap tong rush order na to, eh taga rito lang din naman yung customer natin. Taga kabilang face lang sila, o diba? Kumbaga maladagdagan yung customer natin na malapit-lapit lang dito sa atin. Malay natin, diba? Umorder ulit si sir. For sure marami pang magbe-birthday sa kanila. Tama ba, sir? Baka naman. Nung dineliver nga namin to ni tatay sa kanilang bahay, eh, nagandahan siya. Wala naman siyang specific na design na binigay sa atin. Basta ang request niya lang, eh, pang girl yung mga colors ng cake na in-order niya sa atin. Kaya ganyan yung mga color combination ng ating icing. But actually, yung totoo talaga niyan, eh, ganyan din kasi yung kulay ng cake ni Baby Heart. Kasi nga, di ba, Pocahontas siya nun. Except na lang sa mga pink. Talagang dinagdag ko yung mga pink. Kasi nga, di ba, pang girl lang gusto ng ating customer. And it turns out na maganda naman at ang pinaka-importante na gustuhan ng ating customer, yung design ng kanyang cake. At kung tatanungin niyo ako tulad ng tanong ng asawa ko sa akin kung paano ko daw ginagawa yung design ng mga cake ko, abay hindi ko rin alam, kusa lang din yung lumalabas sa kamay ko. Sagot ko nga sa kanya, ganyan talaga kaming mga artist, inborn na yan, inborn. Kita nyo naman, di ba? Panay lang ako, pindot-pindot, pipe lang ako ng pipe ng icing dyan, tapos paikot-ikot lang yung cake. Kung saan yung nakita kong bakante, o wala pang icing yun ang nilalagyan ko ng icing, o di ba? So wala akong pattern na sinusunod, kaya may kita mo, sagana sa icing yung ating cake. In short, hindi natin tinitipid, miski yung mga toppings, yung mga white chocolate sa ibabaw, ayan yung mga nilalagay ko, yung mga dredges ba tawag doon? Ah, basta yun na yun. Sige lang ako sa budbud, ang importante, maganda at masarap at masayahan ang customer natin. At siyempre, lalagyan din natin yan, yung acrylic happy birthday topper natin. Oh, mukhang di pa ako nakontento, dinagdagan ko pa ng white chocolate, ng toppings, yung cake. Ewan ko na lang ha kung di pa masiyahan yung customer natin dyan. Eto na ang finished product, o di ba ang ganda, masarap din yan.